Welcome back sa aking YouTube channel. This is Makoy Tech PH at your service. For today's vlog, ito meron tayong isang tanggap dito na JBC Home Cheater. Okay, dinala rito ng isang Indiano. Ang reklamo niya, minsan daw namamatay yung power niya. Nag-on and off. Tapos nawawala ng display. Minsan okay naman daw. After 30 minutes, magkapatay hindi na naman siya. Then, nung napansin niya, nung nahahawakan niya sa part na to, is mainit. Okay? So, ito ngayon, i-plug in natin. Tignan natin kung may power siya. Okay, naka-plug in na yan. Power on natin gamit yung remote. Okay, yan. Nag-hello na siya. Obserbahan natin kung magkapatay hindi yung kanyang display. Okay, wala naman. Hindi naman nagkapatay hindi. Siguro nga, yung sinasabi niya, na minsan, nag-okay, minsan, nagkapatay hindi. So, in this case, kailangan natin itong buksan para malaman natin. So, bubuksan ko na ito guys, then update ko kayo. Guys, tuloy tayo. Yan guys, so, kumukurap-kurap yung screen. Yan o, mapansin nyo. Pag hinawakan ko itong transformer, ayun. So, yun, na-disconnect siya. Hawakan ko ulit. Yan, tapat ko dyan. Op, matay. Nawala na display. Okay. So, loose connection to ng transformer. So, to guys, balik tayo. Bali to. Nabaklas ko na tong kanyang board. So, i-check ko yung ilalim nito. Yan. I-check ko yan kung may mga loose contact dyan o mga cold solder. So, para sigurado tayo, pasadahan ko lang ng hinang yung lahat ng mga yan. Dahil nung hinahawakan natin yung transformer niya, yan, nawawala ng contact o nawawala ng display. Nagka-power off yung unit natin. Tapos, pag binitawan natin, bumabalik. So, isa yun sa mga dahilan. Okay. So, steady muna kayo dyan at papasadahan ko muna ito ng hinang. We'll be right back.
sasadahan ko na yung mga possible na may cold shoulder at saka mga loose contact. So, testing natin ngayon. Power on ko yung ginagawa nating home theater. Ayan. Meron na siyang hello. Okay. So, i-connect natin sa TV. Iyon. Meron na siyang display. So, kung mapapansin nyo, yan. So hindi na siya nag-flicker, no? O hindi na siya namamatay-matay. So subukan natin hawakan tong transformer. Kung magluloko pa. Okay. So loose contact nga lang talaga. O loose solder, no? Yan, okay na. May steady na yung display niya, oh. Okay. Yun lang. Medyo mainit to. Saka bakit hindi nag umaandar tong pan niya. Hindi maandar. Susukat tayo ng boltahe. Baka nawala ng boltahe yung ng supply yung kanyang pan. Okay, gamit tayo ng tester. So, ang supply niya nandito. Sukat tayo. Ayan, meron siyang 26. Taas ah. 26 volts. So, init. Okay. Mainit siya, guys. So, papatayin ko muna to. Tatanggalin ko yung pan kasi 26 volts yung nalabas doon. Pero dito, check natin yung mga output ng ano, ng IC na to. Twenty-six, no? So, subukan natin na ilipat ng source. Yan, nakita nyo, tuner. Lipat ko sa line in. Ayun, tumakbo siya. Tumakbo na yung pan. Ayun o. Tapos namamatay. Ayun o, namamatay siya. Lipat ko ulit ng source, Bluetooth. Ayaw. Check natin yung voltage kung steady pa rin. Yung kanyang supply. Yun, nag 23 na. Nag 23 volts yung kanyang supply. So nagluloko yan dyan sa ano, either sa pan ng sira. Check natin. Pupulot ko muna yan, guys, yung pan na yan. Okay, guys, balik tayo. Ito na, backless ko na. So nung chinek ko tong pan, yan, kung mapansin nyo, 12 volts lang siya, no? So, pero tumatakbo siya. Sinip ko naman siya, okay naman siya. Hindi naman siya sabihin mong nasira yung pan niya. So, para sa akin, hindi niya kayang o namamatay yung kanyang ano, yung pan kapag nasuplayan siya ng 24 volts. So, yun ang nagiging cause kaya hindi siya nagkutuloy-tuloy. So, ito ngayon, hanap ako ng supply dito sa board. Hanap ako ng 12 volts na sapat para sa kanya.
So, para maging tuloy-tuloy siya. Kasi ang init talaga nito, nitong kanyang heatsink, dahil sa dalawang parts na to. Alamin ko yung value ng parts niya kung anong yan. Okay, amplifier yata to. Hindi ako nagkakamali. So, hahanap po na ako ng supply dito sa may kanyang ayan, meron dito 12 volts. 12 volts. So, supplyan ko siya. Hahanap tayo kung mamatay yung 12 volts na yon o steady. Okay, so babalik ako kayo guys pag na ko yan. Bali yan guys, dito na lang ako kumuha ng ng 12. Kasi ito, 12 to, 12 volts. Kaya ito yung ground niya. Dito ko na lang kinabit. So dito siya dati nakalagay. Diyan. Kita ba? Yan, diyan siya dati nakalagay. Sa connector na yan. Yan. So 24 volts ang lumalabas doon. So kinabit, dinirect ko na siya rito sa 12 volts. So ilalagay ko to. Tignan ko kung mag-iinit pa rin yung kanyang heatsink. So standby muna ulit kayo dyan. Yan, balik tayo guys. Yan, naibabad ko na yan. Mga isang oras kalahati na yan. Ayan o, malamig pa rin. So tumatakbo na yung kanyang pan. Dinirect ko na sa 12 volts. Kasi kung dun siya nakalagay sa 24 volts na ina-out, siya, namamatay siya. So yan, isang oras kalahati na yan. So hindi na rin mainit itong dalawang yung dalawang amplifier niya, IC ito. Siguro isang dahilan din yon kaya parang nagko-protect. Okay, bukod dun sa may cold solder ng transformer, nag-overheat itong amplifier IC na to. So yun din ang isang dahilan. So sukatan natin ng boltahe yung pinaglagyan natin ng pan. Ayan. Ito dito ako kumuha sa ito, sa white. Sorry. Ayan. Okay. 12.9. So mas mababa siya kumpara dun sa kanina na nasukat natin dun sa likod na 24 volts o 26 volts. Check ko nga ulit. Ayan guys, 25 volts, okay? So kaya hindi nagkutuloy yung pan, nagiinit yung kanyang amplifier IC. Obserbahan ko lang to dahil nalagyan ko ng input to mamaya. Kasi kanina nung chinek ko siya, wala pang input yon, is namamatay na. Okay? Ayan, malamig pa rin guys, Okay? So standby muna kayo diyan, then ipapalo ko, lagyan ko to ng input, maghanap muna ako ng USB na may movie or music. Tapos lalagyan ko din ng speaker. Hindi din nila nang indiano yung speaker dito. So gagamit muna ako ng speaker ng TV. Paano ko may testing to? Walang subwoofer, walang speaker. So ang gagamitin ko muna siya ng mga speaker ng TV. Mapalabasan na natin ang sound. So hanap muna ako ng input natin para marinig natin yung sound, okay? Guys, balik tayo. Ayan. So ito na yung final test natin. So bago ko yung final test yan, na-test ko na rin naman yan. Nababad ko na ng ilang oras. So ayan, overview ng ginawa natin. Ni-resolder natin lahat yung mga parts dyan, especially dito sa may transformer na to. And then yung pan niya, nilipat natin ng supply. Kasi nung chinik natin, doon sa connector, kung saan siya nakakabit, is 24 volts. So itong pan na to is 12 volts lang. So inanapan natin siya ng 12 volts. So dyan na siya nakakonnect ngayon. So dire-diretso na yung takbo ng pan.
Kaya itong heatsink na to, para sa dalawang audio power amplifier, is na pa, ano na, hindi na nagiinit. Okay? Ganyan talaga design niya ng heatsink niya, kasi talagang sadyang nagiinit yan. Kaya meron ng heatsink, meron pang pan, cooling pan. So, ito, hindi din nila ng Indiano yung kanyang speaker. So, nag-provide tayo ng speaker galing Sony, 55 inches na LED TV. At ang kabila, galing sa China LED TV, 32 inches. So, ito, i-testing natin para malaman nyo rin, makita nyo rin. So, shoutout nga pala kay Junior Kiko Francisco sa kanyang napakalupit na beat music dito na binigay. So, play natin. Okay. Ayan, volume 3 lang yan guys, pero napakalakas na. Okay. Kailangan muna natin. Okay, bali nasolve na natin yung problema ni customer na nag-on and off yung unit. Then yung display nag-on and off din at mahina yung sound. Okay? Tsaka yung nagiinit yung parts daw dito. Okay, so yun ang ating overview na na-solve sa unit na to. Okay? So, isang malakas na bagsak naman. Okay. So, hanggang doon na lang guys. Successful na naman ating ginawang repair tutorial dito. So, basic na basic para sa mga newbie. So, bago ko tapusin itong video na to, shoutout ko lahat yung mga kasama kong mga tech vlogger, no? At saka mga kasama natin technician. Shoutout sa inyo lahat. So, hanggang dito na lang guys. This is Makoy Tech PH. Signing off.